Hello, Ma? Hello, Nak. Yung kapatid mo may cancer. Paano nangyari yun? Paano nagka-cancer? Dito kami sa hospital ngayon, anak. Kakasabi lang ng doktor, baka may pera ka dyan, anak. Yun nga yung problema. May bago lang ako sa trabaho ko, May. Baka pwede mong gawan ng paraan kasi walang-wala rin kami ngayon, anak. Problema na naman yan, Ma. Ano bang gagawin ko, Ma? Kailangan niya ng 35,000, anak. Pambayad dito sa hospital. Kailangan niya rin mag-chemotherapy. Tulungan mo naman kami. Saan ko kukunin yun, Ma? Sobrang taas nun, eh. Ang taas sobra nun, Ma. Bago lang ako sa trabaho ko, May. Hindi ka ba pwedeng bumalik sa trabaho mo? Ma, susubukan ko. Gagawa ko ng paraan yan, Ma. Sobrang laki naman kasi nun, eh. Tulungan mo kami, anak. Sige, Ma. Babalitaan kita, Ma. Hello, pare. Oh, hello, pare. Pare, ba pwede mong pahiramin ng 10,000? Naku po. Sige na, pare. May cancer kasi yung kapatid ko. Mangingi si mama. Kailangan na kailangan. Eh, magbabayaran mo ba? Oo, mataas naman yung sahod ko rito, 12,000. Pero hindi pa libre yung kanin dun. Naku, baka istapahin mo lang ako. Grabe ka naman, mangusga. Hindi naman kita istapahin. Nagbabago na nga yung tao. Naku, nagbabago. Sige na, pare. 5,000. Naku, wala akong ganyang kalaking pera, tol. Istapador ka eh. Ang kwentang kaibigan, pare. Dami mong sinabi, di ka rin pala magpapairam. Oy. Trabaho, trabaho. Oras ng trabaho, puro ka cellphone. Sumbong kita kay Boss Franco eh. Sabi ko kasi sa'yo eh. Huwag ka nagsiselfone pag nagtatrabaho. Alam mo naman sip-sip yun si Glenn kay Boss Franco eh. Madadamay pa ako sa'yo eh. Trabaho ka dyan. Tatrabaho naman ako eh. Alanga sa buhay mo. Dapat pala ako kasi. Yan yung mga deliver ah, okay na ba? Yan. Boss. Susumbong sana ako sa'yo. Pabago-bago ng mga bata. Mga hindi nagtatrabaho ng maalos. Sabi ko, anong ginagawa? Cellphone na cellphone. Nag-MGL pa. Tapos mga tamang marites pa. Eh, boss, hindi nagtatrabaho ng maalos. Nasaan niya? Sila po, sulugin. Sakto nga ako. Bilisan mo dyan para makauwi tayo maaga. Tulungan mo na ako dito. Tulungan, kanina pa kita tinutulungan. Ang bagal mo kumilos. Ano to? Ba't ganyan yung mga pagkakatubi mo? Paano pag nakita ng customer? Ano ba naman yan, James? Kabago-bago mo lang dito, sinusumbong ka nung kasama mo sa akin, ang dami mong mali. Yun na nga, boss, eh. Kabago-bago ko lang dito. Sumasagot ka pa? Ha? Sumasagot ka pa? Dapat iniintindi mo kami. Sumasagot ka pa, sir, eh. Sir, tama na yan, sir. Hindi, masipag naman kami. Ikaw rin, gusto mo? Hindi na maulit, sir. Ayusin yung trabaho nyo, ha? Sorry, sir. Tugusin mo dyan. Dami-dami yung problema eh. Bakit dito? Uy! Ba't iniwan mo ako? Ano, ako lang dito? Yan! Puro na naman kayo kwentuhan. Yosi pa kayo ng yosi. Basta mga sabaga yan. Sa mga sabaga. Masyado kang sip-sip eh, no? Ano, bawal mag-yosi break? Di ba sa pangit na sex life mo eh. Ano ko, sip-sip ang puto. Walang kwenta yung boss natin, no? Napaka-upal. Nananakit pa. Ginagawa mo naman yung trabaho mo, nananakit pa. Hindi talaga tayo magagawa ron. Mahirap lang tayo eh. Tsaka mabuti na rin to, at least may trabaho tayo. Yung iba nga dyan, walang trabaho eh. Kung sino pa yung kupal, yung pa yung mayaman. Teka lang, bakit ba kapit na kapit ka sa pera ha? May cancer kasi kapatid ko eh. Ako na lang din yung inaasahan.
problema na ako. Dapat ninanakawan na lang natin yun. Tignan mo, sila yung umangat sa buhay. Tayo yung napapagod. Wala naman silang ginagawang mabuti. Kaya gusto ko, nakawan na lang yung mga mayayaman. Sama mo ako. Nakaw na lang tayo. Uy, wag. Sama yan. Bakit mamamatay na ba yung kapatid mo? Tsaka may himala naman ha. Malay mo, gumaling pa siya. Cancer lang naman yun eh. Himala? Kalokohan yung himala? Ako na lang hinihingan. Ako, sa akin umaasa lahat. Mayayabang talaga yung mga mayayaman. Eh, huwag mo naman isisi sa kanila. Ba't hindi naman sila yung dahilan kung ba't nagka-cancer yung kapatid mo eh. Pero ginagawa natin yung lahat. Nagtatrabaho tayo ng maayos, di ba? Tapos kung maltratuhin tayo, para lang tayong mga ano, mga baboy. Sipa-sipay. Pero hindi pa rin dahilan yun. Para mag-isip ka ng masama, mas maganda pa rin na lumalabang ka ng patas. Huwag tayo magnanakaw, tol. Ano ang pag-asi? Gusto ko na rin mamatay. Uy. Gagi ka nyo. Para paras na lang kami mamatay ng utol ko. Uy, huwag ka magsalita ka ng ganyan. Gusto mo talaga nakawan si Boss Franco? Gusto ko nakawan yun. Maangas yun eh. Saka para dumami yung pera ko, napapagamot ko yung kapatid kong may cancer. Eh, ayoko talagang gumagawa ng masama, pero kailangan mo ng pera eh. Alam ko, nasaan yung pera ni Boss Franco. Alam mo? Pero hindi pwedeng ako gagalaw doon, James. Hindi ako pwedeng kumilos doon, ayoko gumawa ng masama. Hindi ako masamang tao, James. Okay lang, ako lang gagalaw. Para makabayad ako sa ospital. Kailangan kasi ng 35,000 ni Mama eh. Siyempre, pang chemotherapy yun, di ba? Oo, pang chemotherapy. Ayoko talaga, huwag na yung gumawa ng masama. Sige na, sama mo ako. Pero alam ko kung nasaan yung pera, ganito. Ikaw tatrabaho, tuturo ko lang sa'yo kung saan niyang tinatago yung pera. Sige. Tapos, ano yung hatian? 15% ka. Baba nun. Eh, nangangailangan ka, di 60 ka, 40 ako. Hindi, 10% ka na lang. Baba nun. Dapat nga, bigay mo na lang sa'yo. Huwag na lang, huwag na tayong magnakaw. Huwag na tayong magnakaw. Kayaan na lang natin yung kapatid mo magka-cancer. Yun talaga yung binigay ng Diyos sa kanya to. Lantayin na lang natin yun. Grabe ka naman, para ka rin mayaman ang damot mo. Hindi, kasi nga, yung party... O sige, 30 ako, 70 ka. Tuturo ko sa'yo kung nasaan. Sige, pwede na yun. Sigurado ka? Oo. Tara. Ayan, si Boss Franco. Tingnan mo, mag-iiwan na ng pera. Nakita mo ang kapal? Kapal nga. Hari Chris, itong pera ko, didepost mo ito bukas sa banko ko ha. Alas 9 ng umaga. Ngayon, pag umalis yan si Boss Franco, automatic, si Glenn, yung sip-sip, pupunta yan kay Marie Chris. Alam mo kung bakit? Bakit? Dinidiscarte yan si Marie Chris. Nililigawan niya. Kaya pala sip-sip yun eh, no? Sip-sip yun, tsaka nililigawan niya si Marie Chris. Ngayon, dinner break ngayon, di ba? Hmm. Kapag yan, si Marie Chris, sinama niya, nag-date sila, pag naiwan yung pera, swerte tayo. Pero kapag dinala niya yung pera, malas tayo. So, abangan natin. Pero kailangan ko eh. Kung bahala, tingnan mo. Sakto. Okay? Okay po, sir. Huwag kang tatanga-tanga, ha? Oh, balot mo ulit. Sinasiklin. Makita tayo. Pare Chris, wala na si Boss. Tara, dinner tayo. Sure pa? Oo naman. Baka mapapagalitan tayo. Hindi yan, wala na si Boss eh. Tara. Huwag mo muna huwakan, di pa tayo. Ayan na, James. Ano? Naiwan yung pera. Ayan na, naiwan yung pera. Pang-hospital na ako. Ayan na. Sige, ikaw umuha, hindi ako masamang tao. Una ka na. Ikaw may kailang. Ako na nga. Ikaw na mauna, bilis. Sige, ako na.
Bilisan mo. Dami na. Bilisan. Pwede ka na. Pwede ka. Pwede ka may hawak. Ako dapat. Di ba? Sabi ko sa iyo eh. Ikaw eh, kailangan ng kailangan mo ng pera. Siyempre, tinulungan lang kita. At least hindi ako yung nagnakaw. Ikaw, di ba? Asan na yung pera? Ito. Ito na dami, oh. Ano ba? Ngayon eh. Ngayon, kumain ko lang ng kumain. Nagutom ako rin. Ngayon, may pampagamot ka na, di ba? Oo, may pambayad na ako sa ospital, tol. Ayun lang yun. Pero wag ka na ulit magnanakaw, ha? Hindi na maulit yun. Ngayon lang naman yun, eh. Bagay. Buti nga, sinamahan mo ako. Bait mo rin eh, no? Hindi. Tumasama yung tiyang ko. Masakit yung tiyang ko. Nangyari sa'yo? Hindi lang. Hindi pa ako pumupupo kaninang umaga. Makikitae lang ako ron. Pagka naningil sila ate, bayaran mo na. 1,000. Tandaan. Iwan mo na kaya yung pera dito muna. Hindi na, ako na. May mga tao pa dyan. Bilisan ako na bahala dito ko yun. Nasa bulsa ko lang. Ngayon, oh. Bilisan mo, ha? Diyan ka lang. Makikitae lang ako. Bilisan mo! Dito lang, oh. Dito lang ako. Tako. Sumagot ka. Sa ospital yung kapatid ko, eh. Dahil na ba? Naghihintay ako dito. Kapat oras na ako naghihintay. Pagkakita mo naman. Ninakaw ko, ninakaw mo pa? Putang ina, demonyo! Nakakabado! Kago! At ang sumagot, oh. Hindi na ako magtitiwala sa lahat ng tropa, putang ina.